Magandang araw mga mag-aaral, ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay patungkol sa dating Pangulong Manuel A. Rojas. Siya yung taong makikita sa 100 peso bill ng Pilipinas. Si Manuel Rojas ay ipinanganak noong January 1, 1892 sa Rojas City, Capiz. Siya ay anak ni Gerardo Rojas at Rosario Acuña. At bago naging pangulo si Rojas, ay marami siyang naging posisyong politikal. Una, siya ay naging Secretary and Law Clerk Chief Justice Cayetano Arellano, Assemblyman of National Assembly, Delegate 1934 Constitutional Convention, Senator, MacArthur promoted to Colonel, Member of Preparatory Commission on Philippines, and Independence, Chairman, National Economic Board and Council. At ilan sa kanyang mga naging partidong politikal ay Partido Colectivista Liberal 1922, Partido Nacionalista Consolidado 1923 to 1933, Partido Nacionalista Pro 1934, Nacionalista Coalition, Coalition Party 1935 to 1937, Partido Nacionalista 1937 to 1941, at Liberal Party Founder 1946 to 1948. Si Manuel Rojas ang nangasiwa sa rehabilitasyon at rekonstruksyon ng bansang Pilipinas sa lahat ng aspeto katulad ng pangkapaligiran, emosyonal, ekonomiko, at kultural. Sa kanyang pamumuno, ipinatupad ang War Damage Act na nagsasaad ng pananagutan hinggil sa pinsala o pagkasira ng pag-aari na sanhi ng mga kilos na ayon sa batas na nagawa sa panahon o sa pagmumuni-muni sa pagsiklab ng isang gera kung saan ito nasangkot. Nilagdaan niya ang Treaty of General Relations ng USRP na nagpapawalang bisa sa kalayaan ng Pilipinas. Ang kasunduang ito ay nagbigay kapangyarihan sa gobyerno ng US na panatilihin ang kataas-taasang otoridad sa mga malawak na base ng militar na maaari nitong palawakin ayon sa kalooban. Ginagarantiya ang mga karapatan sa pag-aari ng mga korporasyon ng US at mga mamamayan na kapareho ng mga korporasyong Pilipino. Sunod ay ang Property Act. Sa kondisyon na ito, ang lahat ng real estate at iba pang pag-aari na nakuha ng gobyerno ng US o mga ahensya nito bago pa at pagkatapos ng Hulyo 4, 1946 ay igagalang. Naganap din ang The Belt Trade Act at dito malinaw na hinihiling ang Parity Amendment sa konstitusyon upang paganahin ang mga monopolyo ng US na magnanakaw ng likas na yaman ng Pilipinas at patakbuhin ang mga pampublikong kagamitan, pinahaba ang mga relasyon sa malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at US at inilagay ang taripa at peso na pera sa Pilipinas sa ilalim ng pagdidikta ng US. Si Rojas ay nagsilbing pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa isang maikling panahon. Mula sa kanyang kasunod na halalan noong Mayo 28, 1946 hanggang Hulyo 4, 1946 ang naka-schedule na petsa ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Inihanda ni Rojas ang batayan para sa pagdating ng isang malayang Pilipinas na tinulungan ng Kongreso. Noong Hunyo 3, 1946, si Rojas ay lumitaw sa kauna-unahang pagkakataon bago ang magkasanib na sesyon ng Kongreso upang maihatid ang kanyang unang estado ng pambansang adres. Kabilang sa iba pang bagay,
na sinabi niya sa mga miyembro ng Kongreso ang matinding mga problema at paghihirap na itinakdang harapin ng Pilipinas at mga ulat ng kanyang espesyal na paglalakbay sa Estados Unidos at ito ay tungkol sa pag-aproba para sa kalayaan ng Pilipinas. Kabilang sa mga pangunahing remedyo na iminungkahi ay ang pagtatatag ng Philippine Rehabilitation Finance Corporation. Ang entity na ito ay magiging responsable para sa pagtatayo ng 12,000 mga bahay at para sa pagbibigay ng madaling utang sa halagang 177 milyon pesos. Ang isa pang panukala ay ang paglikha ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makatulong na patatagin ang mga reserbang dolyar ng Pilipinas at makipag-ugnay sa mga aktibidad ng pagbabangko ng mga bansa na nakatuon sa kaunlaran ng ekonomiya. Nakatuon sa industriya ng asukal si Pangulong Rojas at nagsikap upang magtagumpay sa pagtaas ng produksyon mula sa 13,000 tonelada sa oras ng paglaya ng Pilipinas sa pinakamataas na 1,000,000 tonelada. Sinunog ng post-war sa Pilipinas ang mga lungsod at bayan, sinira ang bukid at pabrika, pinasabog ang mga kalsada at tulay, nawasak na industriya at komersyo at libo-libong namamatay na biktima. Naparalisa ng gera ang sistemang pang-edukasyon kung saan 80% ng gusali ng paaralan, kanilang kagamitan, mga laboratorio at kasangkapan ay nawasak. Hindi mabilang na mga libro, napakahalagang dokumento at gawa ng sining, hindi mapapalitan ng mga labi ng kasaysayan at mga pamana ng pamilya, daan-daang mga simbahan at templo ang sinunog. Ang muling pagtatayo ng mga nasirang gusaling paaralan ay nagkakahalaga ng higit sa 126 milyon pesos. Ang bagong republika ay nagsimulang gumana sa isang taunang kakulangan na higit sa 200 milyon pesos na may kakaunting pag-asang balancing budget sa darating na ilang taon. Ang Maynila at iba pang mga lungsod noon ay pinuno ng mga kriminal na gang na gumagamit ng mga diskarte ng mga Amerikanong gangster sa ilang mga aktibidad katulad ng paghawak sa bangko, kidnap at pagnanakaw, laganap ang mga ito sa rehiyon ng Kanayunan, lalo na ang mga lalawigan ng gitnang Luzon at ang mga rehiyon ng Timog Tagalog. Ang grupo na ito ay ang mga hukbalahap. Pagdating sa agrarian reform, noong 1946, ilang sandali lamang matapos ang kanyang induction sa pagkapangulo, ipinahayag ni Manuel Rojas ang Rice Share Tenancy Act ng 1933 na epektibo sa buong bansa. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga problema sa pagkupa ng lupa. Sa katunayan, ang mga ito ay naging mas malala pa sa ilang mga lugar. Kabilang sa mga remedyong hakbang na naisabatas ay ang Republic Act of 1946 na kilala rin bilang batas ng nangungupahan na naglalaan para sa isang 70-30 na pagsasaayos ng pagbabahagi at kinontrol ang mga kontrata sa pamamahagi ng bahagi. Naipasa ito upang malutas ang nagpapatuloy na kaguluhan ng mga magsasaka sa gitnang Luzon. Si Pangulong Rojas noong Enero 28, 1946 ay nagbigay ng buong amnestiya sa lahat na kung tawagin ay Philippine collaborators na marami sa kanila ay nasa paglilitis, partikular na ang dating Pangulong si Jose P. Laurel. Ang amnesty proclaim ay hindi maaari sa mga collaborators who were charged with the commission of common crimes tulad ng pagpatay, paggagahasa at pagsunog ng bahay. Ang desisyon ng Pangulo ay malaki ang nagawa upang pagalingin ang isang sugat na kahit papaano ay nagbanta na paghiwalayin ang damdamin ng mga tao. Ito ay tinawag
para sa panukala upang magdulot ng isang pagkakaisa sa mga oras ng pagsubok kung saan kinakailangan para sa pag-unlad ng bansa. Dahil sa labis na pagkainis sa mga krimen na nagawa ng hukbalahap o hooks at sa pagkakaroon ng hindi mapag-aalinlangan na katibayan ng kasamaan at kaguluhan, si Pangulong Rojas noong March 6, 1948, sa isang pagkilos ay naglabas ng isang proklamasyon na ipinagbawal ang kilosang hooks o hukbalahap. At noong August 5, 1946, pinagtibay ng Kongreso ng Pilipinas ang kasunduan sa pangkalahatang relasyong pinasok sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946. Bukod sa inalis ang kanyang soberanya mula sa Pilipinas at kinikilala ang kanyang kalayaan, ang kasunduan ay naglaan para sa Estados Unidos ng ilang mga base para sa kapwa proteksyon ng parehong mga bansa. Bagamat matagumpay si Rojas sa pagkuha ng mga pondo para sa rehabilitasyon mula sa Estados Unidos pagkatapos ng kalayaan, napilitan siyang isuko ang mga base ng militar paghigpit sa kalakalan para sa mga mamamayan ng Pilipinas at ang espesyal na pribilehiyo para sa may-ari at namumuhunan na Estados Unidos. At noong March 11, 1947, ang mamamayang Pilipino ay pinakinggan ang mapanghimok na pahayag ni Rojas na pinagtibay sa isang pambuong plebesito ang Parity Amendment sa Konstitusyon ng 1935. Na binibigyan ang mga mamamayan ng Estados Unidos ng karapatang magbagsak at magamit ang likas na yaman ng Pilipinas. Ngunit noong gabi bago ang araw ng plebesito, Rojas narrowly escaped an assassination by a disgruntled Tondo barber na si Julio Guillen, na naghagis ng granada sa platform sa Plaza Miranda pagkatapos magsalita ng Pangulo sa rally ng mga mamamayan. Hanggang dyan lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat!